Happy Sabbath po. Tayo po ay manalangin. Our Father which art in heaven, I surrender, Lord, my time, our influence, our my voice, my speech, Lord, my emphasis, Lord. Please take control, Lord. Use me, Lord, so that your children may hear word from me, Lord. Forgive us from all our sins. Please pour out your Holy Spirit upon us more and more, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Happy Sabbath po. Usually po ako ay nag-i-introduction ng fundamental beliefs. Pero last time na nagsalita po ako dito, eh nagawa ko na po 'yun. So parang iba na lang po ang sasabihin ko ngayon. Ako po ay may dalang aklat na napakaganda. Ito po ay na ilang taong nakalipas, ano po ba, English or Tagalog? Ako po ay Taglish, English. Ako po ay nag-attend ng Week of Prayer sa Ayas at ang speaker po doon siguro 2 years or 3 years ago, si Pastor Ron E.M. Cluzay. Nakita niyo na po ba itong aklat na ito? O baka naisermon ko na dito. Wala pa po. Ito po si Pastor Ron E.M. Cluzay ay nung panahon na siya nag-speaker sa Week of Prayer sa Ayas, siya ay North American Division Field Director something. Parang ganun. At ang topic po na kanyang sinusulat at interest niya sa kanyang PhD at Masters at Postgraduate Studies ay tungkol sa Holy Spirit. At ang aklat po na sinulat niya ay yung kanyang lahat ng sinaliksik sa maraming taon. Ang title po ay Adventism's Greatest Need, The Outpouring of the Holy Spirit. Yan po ang kanyang aklat. At napakaganda po ng mga kwento. Ang sabi po kanina sa ating scripture reading sa John 14:12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, these things he shall do. Not only this, but more. Ibig sabihin, sa pagkakaintindi ni Pastor Ron E.M. Cluzay, kung yung mga ginagawa ng ating Panginoong Jesus noong siya ay nandito pa sa lupa, kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, gagawin din natin yung mga yun. Nako. At hindi lang daw po yun, mas marami pa daw magagawa dahil ang si Jesus Christ ay John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he also do. And greater works than this shall he do. Mas marami pang magagawa kaysa, ito po ay red letters. So hindi ito ko sabi ni John, miss lang, sabi po ito ni Jesus Christ. Greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Yun po ang sabi sa John 14:12. Meron pong isang tao, si Gao Hong Chi. Siya po ay hindi makabasa. Siya po ay hindi lang siya hindi makabasa. Sino po ang hindi nakakabasa dito? Wala. Very good. So, mas humble pa ito si Gao Hong Chi sa atin. Hindi lang siya hindi makabasa. Pag may narinig siya, hindi pa niya naaalala. Ang tanong, so siya ay naging Adventist sa, nasaan yung page number nito? Yung kanyang narinig sa mga sermon, sa evangelism natin, dun sa ibang bansa, gustong-gusto niyang i-share. Talagang, yung mga bagong minyag, talagang hindi mapigilan eh. Saka yung mga masigasig sa panampalataya. Gusto niyang mag-share sa iba. Ngunit pag mag-share na siya, hindi niya maalala ng mga sasabihin ko. Yung Bible study guide naman, hindi rin siya marunong bumasa ng Bible. So, pero gustong-gusto niya talagang mag-share ng kanyang ng gospel. Ang ginawa nito ni Brother Gao Hong Chi,
ay nanalangin siya ng maraming oras dun sa kanyang maliit na tirahan. Maraming oras siyang nananalangin. Nasaan ba yung page number nito? Nawala yung page number. At meron siyang narinig na boses. Andali lang po. Hahanapin ko lang mas mabuti na yung binabasa. Ayun. Kaya pala walang page number. Okay. He had been baptized, he had no family, and no education. Not only was he illiterate, he had a poor memory that he couldn't remember what people had read to him. But Gao loved Jesus, and he longed to share God's love and His word with other people, if only he could read. One Sabbath, he decided that he'd plead with the Lord to do something, anything, so he could share his faith. So he spent hours praying for the Holy Spirit to empower him. Suddenly, Gao heard a voice say, "Read Psalm 62. He protested. May narinig siya. Okay, i-check natin sa Bible. Sa Bible ba mayroong mga naririnig na boses? Sinong nakarinig sa si Samuel? Samuel po ba yun? Okay, pwede, pwede. He protested that he couldn't read. But the voice came again. It didn't discuss the problem or argue with him. It simply told him again to read Psalm 62. May kasabihan sa Christian service, God's biddings are enablings. Pag inutusan ka ng Diyos, kasama dyan ang kapangyarihan para gawin ang utos ng Diyos. Okay, let's continue. So Gao took the Bible that someone had given him at his baptism and opened it to Psalm 62. Paano niya nabuksan sa Psalm 62? Miracle na, kasi hindi siya marunong bumasa eh. Then, to his amazement, he found that he was able to read. Wow! Nakakabasa na si Gao Hongche. He found that he was able to read. So he read the whole Psalm 62. Gao couldn't contain his excitement. He ran out of his shack, yung maliit na bahay, across the village, where he told the church elder, "God taught me to read." Then he recited the whole psalm from memory. Wow! Nakaka-memorize, isang basa lang, nakaka-memorize si Gao Hongche. God had miraculously given him the ability to both read and to memorize. So, what did Gao Hongche do? He proclaimed the love of Jesus to everyone who would listen. Kung kayo nga naman hindi makabasa, hindi makamemorya, tapos nanalangin kayong maraming oras, tapos bigla na lang kayo nakakabasa sa pananalangin nyo, aba, hindi mapigilan lahat ng makasalubong ni Gao Hongche, nag-share siya ng gospel. To everyone who would listen, he opened the Bible and read it to others as if each word came from heaven. Wow, sana ganun tayo. Sana gusto ko ganun din ako magbasa. Pag nagbasa tayo, parang totoong-totoo talaga, galing sa langit ang nakasulat sa Bible. And because this common laborer boldly placed his trust in God's promises, God used him to bring healing and hope to multitudes of people. Hundreds came to the waters of baptism due to his testimony and ministry. In the first year, 180. First year after his baptism, 180 ang naakay niya mapasok sa church. Grabe. Ganyan ang nangyayari mga kapatid. Pag nabubuhusan ng banal na espiritu ang mga tao ng Diyos. Ito po ay Adventist at ito ay nangyayari ngayong mga panahon. Mga kapatid, yan yung nakikita niyo itong yellow. Yan yung bookmark sa mga kwento. Nakita niyo, ang daming kwento. Lahat ganyan. Itong book na to, ang tingin ko po dito, compilation ng mga ginagawa ng Holy Spirit ngayong mga araw. Karamihan sa mga Adventist. Siyempre, gumagawa rin ang Banal na Espiritu sa mga hindi Adventist, mga Christians na nagmamahal sa Diyos. Yan po ang kwento ni Gao Hongche. So, pag tayo ay magpapasakop sa Espiritu, kahit na wala tayong alam, gagamitin tayo. Ayan po. Kaya may kantang Nearer My God to Thee. Ayan.
Meron pa pong isang kwento. Gusto niyo kumanta tayo? Sige, kanta muna tayo. Para break. Okay, let's sing. Ano bang tono nito? Nearer, my God, to thee. I listen. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. In the victory across the heart raceth me. Still all my song would be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Okay na po. Meron pa pong isang kwento sa page 211. Kwento po ito ni Pavel Goia, Goya. Kaya po sinusulat ko yan sa screen kasi maya-maya i-google niya yan kung totoo ang sinasabi ko. Okay, page 210. Si Brother Pavel po ay taga-communist Romania. Siya po ay isang layman. Siya po ay katulad natin, hindi po siya pastor. Sa communist Romania po, ay mahirap maging Adventist dahil communist nga pa, po doon. Grabe ang political corruption, poverty, pero meron tayong kapatid doon na si Pavel Goia na isang rich man. Alam niyo kung bakit siya rich? Dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos. He had been faithful to God in everything he knew, risking education, advancement, and opportunities to honor the Sabbath and the Bible teachings. God rewarded his faithfulness. Meron po siyang business. Ang business niya ay tungkol sa paggagawa ng mga damit. At ang kanyang income sa isang taon ay he was taking in more than kunti lang. $500,000 a year. Oh, marami. $500,000 a year in a communist country. Tapos, meron siyang paparating na kontrata. Sa paparating niyang kontrata, mata times 4. Hindi ko pa ba naikwento ito dito? Parang 100 times ko na naikwento. Magiging times 4 ang kanyang income. So, $500,000 times 4, $2 million. Dollars pa yun. Laki. Siyempre, bago siya pumirma sa kontrata, anong ginagawa ng faithful Adventist bago pumirma sa kontratang malalaki? Nananalangin muna. Quadruple that income. As they were asking God whether or not to take the step in business, the conference called him to be a full-time pastor. Siguro, kulang sila ng pastor. Sabi ng conference, mag-pastor ka, Elder Pavel. So, may decision siya. Decision pumirma, times 4 ang yearly income. Decision, mag-pastor. Ang year income ay $250. A month. 1/10 of 1% of his potential income. So, may dalawa siyang decision. Alam niya na hindi siya pwedeng pastor at BMW yung dinadrive niya at Mercedes-Benz. Kasi maingit yung mga, hindi ganun. Kaya nga si Jesus Christ bumaba at naging katulad natin para makaministry sa atin. Okay. He and Dana, his wife, decided to surrender all to Jesus. They sold their nice home and cars and gave practically everything they owned. Nung nakinig ko ito sa ayas, he gave practically everything away. Sabi ko, siguro tinago niya yung kayamanan niya. Pero nung binasa ko sa book, they sold their nice home and cars and gave away practically everything they owned. Pa, seryoso itong taong to. Nabasa niya siguro sa Bible yung ano, come follow me, sell everything that you have and come follow me. Seryoso ito. Kaya pala, ganito may kwento niya. So bumili siya ng isang lumang kotse na umaandar lang.
Tapos siya ay nagpastor. Yun ang kanilang na-impress sila ng Banal na Espiritu. Magpastor ka, wag mo nang permanent yung 2 million dollars na contract. Magpastor ka na lang, ibenta mo yung business. Magpastor. So yun ang in-impress sa kanya ng Holy Spirit. Yun ang ginawa niya kahit na ang liit-liit ng $250 a month lang. So siya ay Pastor Pavel na siya ngayon. Pastor Pavel. Meron siyang 4 church na district. But they found that their 4 church district to be a complete mess. Jealousy and gossip ran high and struggles for leadership power were the business of the day. Agreed argumentations were common over small items such as the worship service. The church has appeared as if appeared to be everything except a community that followed Jesus. The new pastor wondered, how could he bring new people to these churches? My goal siya ay madagdagan yung tao. He decided to practice the fundamentals. Kaya gusto natin lagi balik yung fundamental beliefs. He encouraged families to gather together in 4 seasons of prayer. As they knelt together, they began to realize the true condition of their own hearts. And this led them to confession and surrender. As a body of believers, they entreated the healing power of the Holy Spirit to rule supreme in their personal lives as a blessing to the church. Within 2 years, the membership doubled. Yun pala ang nangyayari pag nag-susurrender ang mga tao sa Diyos. The membership doubled and they reached out to friend and neighbor and added a new congregation, church planting, and 2 new companies to the district. Okay, so umaandar ang programa ng Diyos. This kind of progress doesn't go unnoticed by the enemy of souls. May programa rin ang kaaway. May plano rin ang kaaway. At naghanda ng counter-attack sa gawain ng Diyos, ang kaaway. Nagpiprepare si Pastor Pavel sa kanyang susunod na evangelistic series. Nagdadrive siya doon sa town na Otelo Russo, ang pangalan. Merong isang teenager na tumawid sa kanyang daan, sa kabilang daan, na hindi tumingin. At siya ay nabangga. The car struck the boy's hip. Tinamaan siya dito ng kotse. And sent him flying straight up into the air, only for him to land right in front of Pavel, too late to avoid his hitting the boy again, this time on the head and shoulder. So, ganito nangyari. May tumawid na teenager, nabangga ng kotse, tumalsik, lumanding sa harap ng kotse ni Pastor Pavel, nabangga niya ulit sa ulo at saka sa balikat. So, dinala ni Pastor Pavel sa hospital, and the teenager's boy was a complete, a crumpled mess with blood running out of the ears, nose, mouth, and eyes. He was rushed to the hospital. Sabi ni ma'am kanina, may nurse. May nurse dito, ma'am. Siya bang nurse? Ang tanong ko, buhay ba ito o hindi? Nabangga dito, lumipad, nabangga ni Pastor Pavel dito. Tapos, pagdating sa ER, blood running out of his ears, nose, mouth, and eyes. Lahat ng butas may lumalabas na dugo. So, may nurse at saka may dentist. The rest, mga pasyente. Okay. He was rushed to the hospital. His brain hemorrhaged profusely. His spine was broken in 2 places. One of his lungs was punctured and he had a broken hip, broken arm, and broken leg. A team of physicians did their best to save him, but without success. After he died, they covered him with a cloth, and each one went out of the emergency room, leaving the boy, Mene Mene, to be taken to the morgue later. Ang pangalan niya po ay Mene, space Mene. M-E-N-E, space M-E-N-E. Tatype niya sa Google mamaya, di ba? Or bukas. Mene Mene, Pavel Goya. Para masigurado niyo kung totoo. Poor Mene Mene is a 19 years old. Well known, sikat siya sa kanyang baryo. Bakit? Dahil may kapansanan siya. Meron siyang suffering from motor coordination deficiencies. Kung ano man yun, he couldn't control his arms or legs well and have come close to being killed crossing the street on more than one occasion. Ang aking pagkakaintindi, hindi niya makontrol ang kanyang paa at kamay masyado, kaya siguro lagi siyang tumatawid ng hindi tama. Muntik na siyang mabangga maraming beses. At ngayon, nabangga na. Problema, si Pastor Pavel pa ang nakabangga.
People had given him a nickname to ridicule his stuttering. Alam niyo stuttering? Utal-utal. So, mene-mene, kaya yun ang tawag sa kanya. Now, the Adventist pastor had killed one of the most popular character in town. Ang problema ni Pastor Pavel. Pavel was devastated by the loss of the innocent young life and the damage to God's cause in a time when the Spirit was blessing them so much. So, nananalangin si Pastor Pavel. So, Pavel remained next to Mene Mene's bed praying for him. So, natakluban yung patay na katawan. Nananalangin si Pastor Pavel. Pakinggan niyo mga kapatid ang panalangin ni Pastor Pavel. Marami tayong matututunan na attitude sa panalangin, sa kanyang panalangin. Sabi niya, open quote, God, what are the people of Otelo Rusu going to say when they hear that I killed a young man just beginning his life? They know I'm a pastor. What will they think? If need be, I am willing to exchange my life for his. Oh, pause muna tayo. Bakit ganun ang panalangin ni Pastor Pavel? Sabi ni Pastor Pavel, kung pwede lang, ako na lang ang mamatay, siya na lang ang hindi. Alam niyo kung bakit ganun? Minsan kasi mahal natin ang gawain, ang tao. Gusto natin sila maligtas. Tayo, alam naman natin ang katotohanan. Sila hindi pa. Sana siya na lang yung mabuhay, ako na lang yung mamatay na. Ganun yung iniisip ni Pastor Pavel. Okay, I will continue. Ituloy ko po ang kanyang prayer. I know you are able to bring him back to life if you choose. Totoo, hindi. Totoo. I am asking you, naku, ito na, please bring him back. Please, God, please. Naintindihan niyo mga kapatid ko ang pinapanalangin ni ang ating Adventist pastor. Pinapabuhay niya yung kanyang nabangga. Sabi ko, ba, pinapabuhay niya. One of the doctors caught him praying and told him to go home. He assured Pavel that the boy was very dead and that it was too late to pray for him now. Patay na yan. Kanina ka pa sana nananalangin. Sabi niya, just face it. It's over. But Pavel believed in a bigger God than those communist doctors have ever dreamed of. Back home, he and his wife spent the entire night praying, pleading before God that if there was any way to restore the young man's life, for God's honor and glory, to please do it. And they accepted God's will whichever way it went. Ang galing! So, for God's honor and God's glory, please Lord, pero your will be done. Kung mabuhay siya, praise the Lord. Kung hindi siya mabuhay, God knows what is best. Yun ang attitude ni Pastor Pavel sa panalangin. Pero may request siya, please Lord, pakibuhay. Pag-grabing, napakamot ako sa ulo sa panalangin ni Pastor Pavel. In the morning, pero oo nga naman, gawain niya ng Diyos. Kung mabuhay, it is good. Kung hindi mabuhay, God knows what is best, di ba? Tayo lang naman ay servants, so susunod lang tayo. Kung anong gusto ng Diyos, gawain niya yan eh. In the morning, Pavel returned to the hospital to meet with the family. Siguro makikipag-ariglo. But instead, found a commotion around Mene-Mene. Maraming nagkakagulo sa paligid ni Mene-Mene, who was now sitting up in bed, eating. Ano, itatype nyo sa Google yan, no? Pavel Goya, Mene-Mene. Siyempre, kahit narinig ko sa ayas yan, nabasa ko sa libro, tinatype ko pa rin sa Google para mas madagdagan pa yung... Kasi, hey, kamangha-mangha nga naman. Ang nakita ko po dun sa Google, yung libro na galing sa 3ABN. Actually, dinala na siya dun sa mga metal na table, yung mga stainless. Dinala na siya dun. Tapos, may nakakita, bakit may nakaupo dun sa stainless? Yung mga nakaupo, dapat dun sa room yun eh. Kasi yung mga nakahiga dun sa... So, binalik siya dun sa mga room. Yun ang nabasa ko po dun sa book. Mayroon pong book tungkol sa buhay ni Pastor Pavel. Dun ko nabasa yung may stainless na ano. Okay. Who was now sitting up in bed eating? He was alive. A host of medical professionals crowded into the room, bewildered,
comparing the x-rays from that morning with the ones taken the day before. To the inexplicable amazement of everyone, the new x-rays showed absolutely no damage whatsoever to the brain, spine, hip, or lungs. The young man had only a broken arm and leg. In addition, so may natira pa rin. Yung nasa labas ng katawan, broken pa rin. Siguro para hindi sabihin na ibang tao yan eh. In addition, his speech was perfect for the first time in his life. Oh, hindi na siya utal-utal. Straight na siya magsalita. Grabe. The stutter was gone. And when the teen was discharged, they saw that he had full control of his arms and legs. Wow, praise the Lord. Grabe. Si Pastor Pavel po, friend ko sa Facebook. Kachat ko sa minsan. Sabi ko, Pastor, thank you for the nice story. Sabi niya, yes, yes. So, gusto niya i-friend niyo rin. Type niya lang niya sa Facebook. Makikita niyo, buhay siya na tao. Siya ay totoong pastor. At maraming pa siyang ibang kwento. Mamamangha kayo sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pero seryoso itong taong to. Pag narinig niya, ano, sell all that you have and give to the poor, ginawa niya. Nagtataka ko mga kapatid. Bakit tayo pag nananalangin minsan, hindi nga tayo makapaniwala kung sasagutin ng Diyos ang panalangin natin. Pero ito si Pastor Pavel, ang lakas ng loob, ipabuhay yung kanyang nabangga. At bakit naman sumasagot ang Diyos ng napakabilis? Kasi, ang naisip ko mga kapatid, seryosong seryoso si Pastor Pavel sa kanyang religion. Nung mabasa niya, ma-impresya ng Holy Spirit, imbis na mag $2 million a year ka, mag $250 a month ka na lang, magpastor ka ng magugulong mga church. Sumunod siya sa Holy Spirit. Ganyan siya kaseryoso sa kanyang religion. Kaya nung siya ay manalangin, seryoso rin ang Panginoon sa kanyang, sa pakinig sa kanyang panalangin. Dahil ang nakasulat dyan, blessings in proportion to self-sacrifice. Ah, kaya pala sinasabi ni Jesus, come, I will make you fishers of men. Iniwan nila yung kanyang mga bangka, yung mga disipulo. Tapos nung sinasabi ni Jesus, kayo, hindi niyo ba ako iwan? Sabi ni mga disciples, saan kami pupunta? Ibig sabihin, iniwan nila ang kanilang mga buhay upang masundan ang ating Panginoon. At kaya rin pala, sa Acts, nagbebenta sila ng kanilang mga sobrang mga bahay at mga lupa at ibinibigay sa mga sa paanan ng mga disipulo. Kaya pala, ang mga seryoso talaga sa pananampalataya na uubusan ng pera sa gawain. Katulad ni Nicodemus. Diba? Si Nicodemus, nakakakuha siya ng benefits at saka salary galing sa religious. Doon sa, ano, member siya ng Sanhedrin yata o something. Siya ay Pharisee. Mero. Pasikret lang siya. Pero nung makausap siya ni Jesus, John 3, yung John 3:16, kay Nicodemus yung sinabi, nung ma-persecute yung mga disciple, sinusuportahan niya ang mga disciple. Ang sabi sa writing sa Ellen G. White, huminaghirap si Nicodemus. Naubos yung kanyang mga inipon dahil kasusuporta sa mga apostles. Yun ang nangyayari. Okay. At blessings in proportion to self-sacrifice. Katulad din yung isang nagbibigay ng dalawang mites, yung woman with two mites. May konti lang yung binigay niya, pero hindi naman daw yun yung amount eh. Ang binibilang daw dyan kung magkano yung natira. Yung natira sa bulsa. Eh, wala nang natira. Sabi ni Jesus, mas marami pa siyang binigay kaysa dun sa lahat ng naglagay. Oh, naglagay ka ng dalawang coin, tapos yung lahat ng nilagay ng mayayaman, mas marami pa daw yung dalawang coin. Galing. Mabuti na lang ang ating Panginoon pag nagsalita, nagiging totoo. Kaya naging totoo po yun dahil ang sabi ng propeta Ellen G. White, nung nakita ni Jesus at sabi niya mas marami pang nilagay, nagkatotoo yun dahil lahat ng taong na-influensyahan ng kwento ng babae na yun na naglagay ng two mites, naka-credit sa kanya. Oh. So lahat ng mga Kristiyano na naglalagay ng offering, yung offering na nilagay nilang million-million na dolyars, dahil na-inspire sila ng women of two mites, naka-credit dun sa woman with two mites. Therefore,
tama yung sinasabi ni Jesus Christ, mas marami yung nilagay ng woman kaysa yung lahat ng nilagay ng ibang mga naglalagay sa temple. Okay. Yan si Pastor Pavel Goya. Ini-encourage ko po kayong ay, anong nangyari after? Nung mabuhay si Mene-Mene, sikat si Mene-Mene nung hindi pa siya nababangga. Nung nabangga siya, mas sumikat siya. Oy, yung utal-utal nabangga. Nung namatay siya, mas naging sikat pa siya. Ay, nung nabuhay siya, lalo na. Nung mag-crusade si Pastor Pavel, na may problema si Pastor Pavel, magku-crusade ako, ako nakabangga. Parang wala, baka magalit sa akin mga tao. Ngayon, dahil sa gawain ng banal na espiritu, puno ang simbahan. Ang dami pang tao sa labas. This is not and when the evangelistic meetings began, the whole area turned out for them, filling the church with many staying for questions after each presentation. What's the result? The church doubled its membership again. Wow! This is not simply a great story. Ito ay buhay ni Pastor Pavel dahil siya ay puno ng espiritu. Yung isang kwento tungkol ni Pastor Pavel. Ginigising siya nung isang taga 3ABN. Kinakatok siya dun sa kanyang tirahan. Pastor, 4 AM. I know you are not sleeping at this time. I know you are praying and you are reading your Bible. Sabi ko, ibig sabihin, alas 4 pa lang siya, nagbabasa na siya ng Bible hanggang alas 6. Oh. Okay. Bakit po alam ito ni Pastor Ron E. Close? Because Pavel was my student and in Southern Adventist University. Estudyante ni Pastor Close. Kasi siya yung dean ng College of Theology sa Southern Adventist University noon. Noon. Kaya estudyante niya si Pastor Pavel. His 250-member church in Kentucky is now giving 150 Bible studies to people in the community as the time of this writing. So, blessings in proportion to self-sacrifice. Okay. Sabi sa Acts 4:32, and the multitude of them that believed were of one heart and one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Kaya pag may evangelism, di ba? Sinong pakialam kung kaninong sasakyan yan, kung kaninong sound system yan? Basta gawain, dala. Okay. And with great power that gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. When the Holy Spirit is outpoured to the Adventist church, great power is happening. Sabi dito, he that soweth sparingly shall also reap sparingly, and he which soweth bountifully shall also reap bountifully. Okay. Yan ang nakikita ko mga kaibigan sa pag-observe ko sa ating mga kapatid at sa mga ginagawa nating ministry. Mas marami ang self-sacrifice, mas masaya ang buhay. Yung iba, ang dami-daming ginagastos, konti lang. Kasi mas marami pa silang natira. Pero yung mga kapatid natin sa pananampalataya na walang-wala katulad din natin, pero ubus yung walang-wala nila, ubus na ubus pa sa gawain, aba, na-observe ko mga kapatid, binibigyan sila ng Diyos ng mga pagpapala. Ang isa sa mga tinutulungan natin sa gawain, sila Kuya Johnson at sila Kuya Jerry, yung kapitulo versikulo. Sabi ko, itong mga to, kawawa naman itong mga kaibigan ko. Nung una kong pinapanood sila sa TV, sabi ko, bakit ganyan tunog nyo? Para kayo nasa kuweba. Chat ko sa Facebook. Sabi niya, hindi namin alam ang gagawin. Sabi ko, saan ba kayo nag-shooting? Punta ko dyan. Pakilagay ng GPS. Sabi dun, sir, sa may Paranaque Church. Hinanap ko. Tagpuan ko. Inayos namin yung sound. Sabi ko, kawawa naman itong mga kaibigan ko. Buti nga nakaka-air sila sa TV nang wala silang binabayad. Ang nagtulong sa kanila si Ambassador Tejano. Sila ang may control ng 3ABN transmitter. Sinalense ni Pastor Tejano, mag-TV ministry kayo. Tamang-tama naman, may donate ng camera kay Kuya John sa ang tinig sa ilang camera. So nanghiram pa sila ng camera kay Ma'am Lourdes. Tapos nag-shooting sila, hindi nga lang maintindihan yung audio. Tapos kinanchohan ko, bakit ganyan audio nyo? Tulong ako. So, simula nung 4th episode hanggang 102 episode na yata ngayon, pupunta po ako doon pag linggo, pag nagpapatawag sila ng shooting. Wala silang pera. Kanya-kanya kaming kain at pamasahe. Pero, malaking honor lang sa akin
na tumulong sa gawain. Kasi katotohanan yung sinasabi nila, kahit na medyo kailangan pang tabasan ang kanilang mga dila minsan. Dahil ang background nila ay mga debatador. Ngunit hindi na sila masyado ngayon excited makipag-debate. Maliban kung wala silang choice. Nagtataka lang ako, bakit mas marami pang pabinyag yung mga debatador? Dahil ginagamit sila ng Diyos, ang self-sacrifice nila, sabi ko, itong mga to, nangihiram lang to ng mga speaker sa akin, kaya tutulungan ko na lang. Ay ba? Sabi ko, kasi marami silang Bible verse na binabanggit. Kahit hindi perfect ang kanilang speech, kaysa naman yung kabilang channel, mali ang sinasabi. Ito na lang tutulungan ko. At least tama ang sinasabi. Kung may problema sa sinasabi, pwede ko nang pagsabihan kasi kapatid natin sa mananampalataya. Ayaw ko lang sabihan kasi mga elder sila eh. Sabi sa Bible, rebuke not an elder, but treat him as a father. Okay. So, ba? Nagpabinyag si Brother Cesar. Muntahano. Niyatawagan ako ni Kay Johnson. Sir Win, pumunta ka sa kita tayo dito sa SM kasi magpapabinyag si Cesar. Hindi daw siya magpapabinyag kung wala ka. Kaya pala ako pinapunta. Kasi pag hindi ako pumunta, si Kuya Johnson ang cameraman. Pag pumunta ako, siya yung reporter, ako yung cameraman. Makikita siya sa camera. Pero masaya naman akong pumunta. Kasi nakarating din ako dun at nakita ko talaga binibigyan niya ni Pastor Manyes, si Cesar Montano, yung mga kamag-anak. Pati yung lahat nung nandun sa bahay. Sabi ni Cesar, Brother Cesar, oh, pupunta ako sa lalaman tubig. Sasama kayo. Sama yung mga lahat ng katulong. Hindi pa, hindi nila alam kung ano nangyari. Pero, him and his house. Sumama. So, marami pa silang Bible studyin, sir. Pero, sumama sila eh. So, sabi ko, naawa ang Diyos dito sa ating mga kapatid. Kasi, walang-wala itong mga ito. Nakakaila. Kala nyo lang, gaganda ng damit. Pero, mga binigay lang pala yun at saka galing sa ukay-ukay. Pero binigyan sila ng malalaking isda na hinuhuli. Hindi mahuli-huli ng maraming pera, nahuli ng walang pera. Sabi ko, naawa ang Diyos dito kahit ganto-ganto lang itong mga ating mga kapatid. So, now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruit of your righteousness. Yung 100 peso, mas maraming nagagawa pag ginagamit sa gawain ng Diyos. Pero pag sa atin lang, ang bilis maubos. Being enriched in everything to all bountifulness, enriched na, everything pa, bountifulness pa, which causeth through us thanksgiving to God. Yan. Kaya talagang nakikita natin sa gawain, hindi talaga tayo yung gumagawa. Ang Diyos ang nagko-combine-combine ng mga bagay at ang Diyos ang gumagawa na talaga ng mga bagay na hindi natin magagawa. Dahil ang sabi sa Christian service, if you surrender everything to God, God will make up for the deficiencies. Gawin mo lang yung kaya mo. Ang Diyos ang magdadagdag ng mga hindi mo kaya. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Seventh-day Adventist Church. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Oh, ito yung kaninang umaga. Before giving us the baptism of the Holy Spirit, our Heavenly Father will try us. Tamang-tama din sa lesson kanina, there are two tests. May test ng sobrang pera, kung magta-tithe ka pa ba, o may test ng walang pera, kung magnanakaw ka ba, o hindi ka magnanakaw. To see if we can live without dishonoring Him. Okay. Meron pang isang kwento, mga kapatid. Ito, hindi nakasulat sa book, pero kwento niya ito sa Ayas. Si Brother Mike ay member sa church niya pinagpapastoran ni Pastor Ron Closey. Si Brother Mike ay isang chemical engineer. Oh. Sinong magaling sa chemistry dito? Favorite subject ay chemistry. Sinong hindi favorite subject ay chemistry? Ang hirap nun, di ba, sa high school. Pero matalino ito. Ano yun, ma'am? Maraming experiment. Matalino ito si Brother Mike kasi ang hirap ng chemistry. Tapos, chemistry yung favorite niya. Matalino ito. Chemical engineer si Brother Mike. Hindi pa siya Adventist dati. Siya ay chemical engineer. Alam niyo sa States, pag nag-away kayo ng asawa, divorce. So siya ay divorce. Pero meron siyang malaking bahay na dalawang palapag, apat ang rooms. Dahil engineer siya, marami siyang contracts sa mga companies. So, isang beses, meron mga Adventist naglalagay ng yung trucks.
invitation for revelation seminar, ganun, sa bahat bahay, nilalagay sa mailbox. Nakakita siya, invitation for Adventist seminar, something, revelation seminar. Tinapo niya sa basurahan. Ayoko, revelation na yan. After one year, dahil nakasulat sa book na evangelism, merong second harvest. Sabi ni Ellen G. White, pag nag-crusade kayo doon, bumalik kayo kasi may pangalawang harvest pa yun. So after one year, bumalik yung mga nag-evangelism. May naglagay ulit doon sa mailbox ni Brother Mike. Abi, ito na naman yung last year. Itatapo niya ulit, pero may narinig siyang boses. May na-impress siya. Pag tinapon mo yan, yan na ang last chance mo. Oh, natakot siya. So, tinignan niya yung program. Sabi niya, tingnan ko. First night lang, iimbestigahan ko itong mga tao ito. Ay matalino siya. Dala siya ng ballpen at saka papel. Ang matatalinong tao pag may narinig, sinusulat at sinasaliksik. Dala-dala niya yung Bible. Nakinig siya noong unang gabi. Siyempre, ang sermon sa unang gabi, Bible, prophecy, di ba? Daniel 2, yung image, mga ganyan. Parang yung confidence sa Bible. Chinek niya lahat, sinulat niya lahat. Pagkatapos niya ng seminar sa gabi, umuwi siya. Kinountercheck niya lahat sa internet, lahat. Kung tama lahat, sabi niya, tama lahat. Tama lahat, tama lahat sa Bible. Tama lahat sa prophecy. Tama lahat sa history. Bukas ulit, balik ulit siya. Take note ulit siya lahat ng presentations. Balik ulit siya, research ulit siya hanggang alas 12, hanggang alas 3 ng umaga. Chinecheck niya lahat ng mga tinuturo sa Adventist Evangelistic Series. Tama lahat. Ay, in short, hindi siya naka-absent. Lahat ng gabi, inatendan niya at sinusulat niya lahat ng mga sinasabi at nakita niya, square na square talaga ang turo ng Adventist, di ba? Walang butas. Talagang pinaka-logical at pinaka-profitable at pinaka-magandang turo ng Adventist. So, in short, pag-appeal ng pastor, they want to be baptized. Tumakbo si Brother Mike, takbo. Hindi siya papayag na siya mahuli. Unang-una siyang pumunta sa harap at in short, siya ay nabinyagan. Praise the Lord, Brother Mike. Ang matatalino, nag-aaral at nagsasaliksik at matatagpuan pag sila ay naghahanap sa Diyos. Nung siya ay mabinyagan, tayong mga Adventist, yung mga bagong binyag, gusto natin bigyan ng mga books. Ang nakakapagtaka lang, usually binibigyan natin Bible, Desire of Ages, Great Controversy, yung mga Steps to Christ, yung mga mahinaon muna. Huwag muna yung mahihirap basahin. Ang napunta kay Brother Mike, alam niyo kung ano mga kapatid? Ayaw niyo rin basahin yun eh. Siguro. Counsels to Diet and Food. Bakit ba naman yun ang napunta kay Brother Mike? So, napunta kay Brother Mike yung CD. CDF. Counsels to Diets and Food. Yung pinapaprint ngayon ng PPH with the sponsorship of Dr. Tam. Kaya mura-mura doon. Sino ba namang bibili nun kung walang mag-i-sponsor? Ayaw bumasa. So, napunta sa kanya Counsel of Diet and Foods. Bagong binyag. Counsel of Diet and Foods. Ang binabasa, ala, itong seryoso si Brother Mike na ito. Hindi kumakain na ng itlog. Dalawang beses lang kumakain sa isang araw. Hindi kumakain ng matatamis. Sinundan niya yung lahat. At sabi ni Pastor Pavel, pag nagbabayanihan sa church, ang pinakamalusog, si Brother Mike. Pag may pinahukay silang paganon, yung mga lalaki sa church, huhukay konti, magmimerienda, pahinga. Huhukay na naman, tapos kakain ng lunch, tapos huhukay, mimerienda, tapos papahinga. Si Brother Mike, pag dumating, huhukay hanggang hapon, tapos walang merienda, walang kain. Kalahati nung hinukay, si Brother Mike ang humukay, yung kalahati, yung lahat ng ibang lalaki sa church. Bah! Pag sinusundan pala ang health message, sabi ni Pastor Ron, he was as strong as an ox. Kasing lakas daw siya ng kalabaw, ay ng baka. Ba, talagang. Ngayon, ang tataka ito si chemical engineer Brother Mike. Sabi niya, chemical engineer ako. Pinag-aralan ko nakasulat sa Councils on Diet and Foods. Tama ito. Pero tiningnan ko yung date. 1860 something. Yung panahon na yun, ang science nun, kalokohan. Yung mga gamot na iniisip nyo ng gamot, lason pala. Alam natin ngayon, paano nalalaman ng Adventist Church yan? Ngayon lang natin napapatunayan na totoo ito. At yung iba ayaw pa maniwala dahil yung science ibang sinasabi. Yung doctor sabi, kumain ka ng ganito. Sabi sa CDF, huwag ka kumain. Yung doctor yung propeta natin, yung doctor na sinusundan.
Pero sabi ni Brother Mike, chemical engineer ako, alam ko yung sinasabi nito, totoo. At nagtataka ako, bakit 150 years ago pa niyo nalaman? So, sinundan niya. Napaka-special ng kanyang mga pagkain. Pero dahil marami siyang pera, marami siyang pangdalapili ng nuts, fruits, and vegetables. Ini-import pa niya yan. At ini-stack niya. So, talagang sinusundan niya lahat. At sabi ni Pastor Ron Clusey, he has never heard him sneeze. Di ba pag tayo bumababa ang resistensya, umaatsing tayo? Si Brother Mike daw, hindi pa umaatsing. Pagpakailanman. Hindi pa daw narinig ni Pastor Ron, umaatsing. So, grabe daw si Brother Mike. Okay, yun yung kanyang health. Ay, mayroon pang isang nakakatawa. Nag-exercise ito kasi nakita niya exercise sa health reform message ng Adventist. Exercise. So, nag-exercise siya. Hindi ko alam kung nag-bike siya o nag-jogging. Bigla siyang na-disgrasya. Nabali yung kanyang, ano bang, clavicle ba itong ganito? Nabali yung ganito. Lumabas yung buto. Di masakit? Masakit yun, di ba? Masakit yun, ma'am. So, lumabas yung buto. Tapos, nananalangin siya. Mahilig manalangin si Brother Mike. Lord, sabi niya, I know that all the pain we are suffering, you also feel in the cross. Nakalabas na yung buto ni Brother Mike. Ganun ang panalangin niya. So, I appreciate you reminding us of the pain in the cross that you suffered for us. Sabi niya ganun sa Diyos. But, if you want to remove the pain, it's okay also for me. Nawala yung sakit dun sa kanyang clavicle. So, siya ay umuwi. At kali, nalimutan niya na nakalabas. Bali pala yung kanyang nakalabas yung buto. Naggawa muna siya ng ibang mga, naglinis muna siya ng bahay. Tapos naalala niya, uy, kailangan ko palang pumunta sa hospital kasi nakalabas yung buto ko dito sa kanyang balikat. So, lumabas siya, punta siya sa hospital, lumakad lang siya papunta nun sa ER. Sabi ng mga doktor, huh, may nakalabas na buto pero palakad-lakad lang. Sabi na siguro, high ito, high. Nakadrug siguro kaya hindi niya nararamdaman. Sabi ng doktor, what are you on? Sa parang, anong na take mo? Sabi niya, I am on God, on Jesus. So, iling-iling yung doktor. Sabi, sobra na yata yung drugs na ito. So, inayos ng doktor, nilagyan siya ng cast. Sabi ng doktor, kumain ka ng maraming may calcium. Ano bang may calcium? Seafood, isda, itlog, mga ganun. Prescribe sa kanya. Sabi ni Brother Mike, sige, umuwi siya. Pero nabasa niya sa CDF, hindi na daw yun ang best na food. So, dahil calcium ang pinapahanap sa kanya, humanap siya ng prutas na maraming calcium. Na prutas. Na vegan. Nag-research siya. At nagkuha siya ng maraming kiwi. Ewan ko kung gano'ng karaming calcium ng kiwi. Pero nag-stack siya. Sabi ni Pastor Ron. Stack siya maraming kiwi at dami niya kinakain kiwi. Sabi ng doktor, hindi ko sure kung ilang months siya bago bumalik. 6 months yata or... Kalahati lang nung panahon, for check-up, half nung time, bumalik si Brother Mike. Sabi niya, magaling na ito, doktor. Sabi niya, sigurado ka? Oh, pukpukin mo pa. Pinupukpuk ng doktor. Sabi niya, anong ginawa mo? Bakit? Ang bilis gumaling yan. Pinupukpuk ng doktor. Hindi makapaniwala yung doktor. Gumaling agad yung kanyang bali. Dahil, sinusundan niya yung mga batas ng kalusugan. Hindi lang yun. Si Brother Mike ay mahilig manalangin para sa mga nagdi-divorce. Kasi siya mismo, experience niya yun. So, dun sa church nila, alam niyo naman, mga Adventist na husband, they love their wife. Pero minsan nag-aaway. Yung mga tao dun, pag nag-aaway, kick out yung lalaki sa bahay. Sa church, sa Adventist church. Pag may nabalitaan si Brother Mike na na-kick out, halika muna brother, dun ka muna sa aking bahay. Apat naman yung kwarto ko doon. Isa lang ini-occupy ko na kwarto. May tatlo pang kwarto doon. Doon ka muna, brother. Pagbati na kayo ng asawa niyo, balik ka na. Okay. So lahat ng nakikick out ng mga husband, pinapatira niya sa kanyang bahay. Minsan, apat yung makick out na... So, apat yung room niya. Papatirahin niya lahat yung mga nakick out dun sa mga room niya. Siya, mag-rent siya ng isang bahay pa. Para lang ma-accommodate niya yung mga na-kick out ng mga husband. Ganyan kabait si Brother Mike. Hanggang magkabati sila ng mga asawa ng mga ano. So mahilig siya mag-visitation at saka alam niyo kung bakit bakit seryoso si ito si Brother Mike nung hilingi niya, Lord, kung gusto mong tanggalin yung sakit, okay lang. Bah, nawala yung sakit.
Bakit? Kasi seryoso ito. Yung lahat na nabasa niya sa CDF, sinundan niya. Kaya nung humingi siya sa Diyos, seryoso na ang Diyos sa kanya. Okay, so ganyan ang nangyayari mga kapatid. Pag nabubuhusan ng Holy Spirit ang church. The church is asleep as to the work it might do if it would give up all for an argument of the reality and power of the gospel which the world could not misunderstand or gainsay. And what will happen? Abundant blessings will be poured upon the church. Ito, meron pang sinasabi dito, hindi natin na-appreciate. Sabi ni Jesus Christ, I will go unto my Father, but I will send you the Comforter. Promise yan. Hindi natin daw na-appreciate ito kung na dapat nating ma-appreciate. Bakit? Kasi sabi si John 14, mas marami pa dapat yung ginagawa natin kaysa yung ginagawa ng mga apostles. Kaya nga former rain yun. Ngayon, latter rain, mas marami dapat. The promise of the Spirit is a matter of little thought of. And the result, kaya pinupukusan ni Dr. Ron Closey. And what the result is only what might be expected. Spiritual drought, spiritual darkness, spiritual declension, and death. Minor matters occupy the attention. Meron palang major matters. Merong minor matters. And the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church, which would bring all other blessings in its reign, is lacking. Though offered in its infinite plentitude. Infinite na plentitude. So ang daming pagpapala na iniintay ng Diyos. Kaya lang tayo hindi humihingi. Mayayabang kasi tayo. Sabi kanina sa Sabbath School. Kala natin, kaya na natin. Ang dami palang pagpapala naghihintay. Infinite plentitude, ang outpour ng Holy Spirit. Kaya lang tayo, hindi tayo humihingi ng kapangyarihan ng Diyos. It is the absence of the Spirit that makes the gospel ministry so powerless. Kahit na magaling ka, matalino, talented, eloquent, magaling mag-English, mag-Tagalog, every natural or acquired endowment may be possessed, but without the presence of the Spirit of God, no heart will be touched. No sinners won to Christ. On the other hand, if they are connected with Christ, if the gifts of the Spirit are theirs, the poorest, wow, poor tayo, di ba? Wala naman tayo mga sasakyan. Na mga, ako nga, nag-jeep lang ako kasi sira yung, kinalas ko yung alternator ng sasakyan ko. The poorest and most ignorant of His disciples will have a power that will tell upon hearts. Wow! Kaya tinitingnan ko yung mga gumagawa ngayon. Yung iba, tricycle driver. Si Kuya Jun, tricycle driver. Si Kuya Thompson, Richard Thompson, tricycle driver. Si Kuya Johnson, ewan ko kung ano yun. Si Kuya Jerry. Yung mga tayo-tayo, kahit uneducated, the poorest and most ignorant, will have a power that will tell upon hearts. God makes them channels for the outflowing of the highest influence in the universe. Yan ang sinasabi, John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, baka hindi nangyayari because we do not believe. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father's. Mga kaibigan, sabi sa councils, COL, Christ Object Lesson, the sins are to be repeated with a greater power. Greater power. Affirmed ang interpretation natin ng 14:12 ng John. Greater power. Sabi sa COL, 1:1, the sins are to be repeated with greater power. The outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the former rain, but the latter rain will be more abundant. The Spirit awaits our demand. Aha! Nandun ang Holy Spirit naghihintay sa atin manalangin. Kaya lang, para tayo mga disipulo, imbis na manalangin, tulog. Di ba ginigising? Kaya, okay lang. Pero, dapat gisingin. Di ba? Kung nakakatulog tayo, para tayong apostles. So, hindi naman ibig sabihin na masama na tayo. Ano lang? Kailangan lang gisingin. The Spirit awaits our demand and reception. Demand. Talagang, Lord, you promised this. Please give it to us. The outpouring of the Holy Spirit. Christ is again to be revealed in His fullness by the Holy Spirit's power. Wow! So, ang isa pang example, sa Adventist Church, ngayon mga kapatid, sa dami-dami ng kwento dito sa aklat, isa lang ang na-observe ko.
Yung Diyos sa Old Testament na maraming miracles, yung Diyos sa New Testament na maraming ginagawang kababalaghan, ay Diyos pa rin natin ngayon, parehong-parehong Diyos. Alam niyo kung bakit walang nangyayari ngayon? Tayo ang problema. Hindi tayo believe. Kulang tayo sa pananampalataya. Kaya kinikintuhan ko kayo ng marami para lumakas ang pananampalataya. Ito pa isang example. Davis Indians. Bibilisan ko ang kwento dahil malapit na ang panahon. Doon sa isang country natin na may isang mission, alam niyo yung difference ng mission at conference? Yung mission, hindi nila kayang pasilduhan lahat yung worker. Yung conference, kaya nila, at saka hindi lang kaya, tumutulong pa sila sa other missions. Okay. Yung doon sa ating mission sa may Venezuela, sa may border ng Venezuela, meron doon mga missionary, siyempre may missionary tayo dahil yung mga local, hindi nila kaya gawin lahat yung work. Kaya meron tayo mga missionaries. Merong missionary doon, may mission operation tayo doon, may naririnig silang chismis. Sabi nila, doon sa bundok, may mga Sabbath keepers. Sabi nila, puntahan natin, pero ang layo, 2 linggong lakad, walang daanan eh, walang landingan ng eroplano. May chismis lang silang naririnig. So, sabi ni Pastor Davis, yung presidente ng ating mission, doon sa mission field na yon, ako na lang pupunta, walang gusto pumunta eh. So, nagdala siya ng bangka, nagdala siya ng pagkain, at naglakad siya. Kasi walang daanan. Mag-hiking ka sa bukid, sa ilog, magbabangka ka, 2 linggo kang magbabiyahe, survival, para lang makarating ka doon sa sinasabing Indians na Sabbath keeper daw, sir. So, in short, naglakad si Pastor Davis, yung president ng ating mission. Kaya lang, nakagat siya ng malaria, lamok. So, siya ay bumagsak ang kanyang health at siya ay nagpapahinga. Habang siya ay nagpapahinga dun sa kalabas ng kubo, nagbabasa siya ng Bible. Siyempre, ito ang kapangyarihan. Nagbabasa siya ng Bible. May nakakita sa kanyang Indian. Nakita siya ng Indian. Uy! May puting tao na may itim na aklat. Lumapit yung Indian, tumakbo. Ikaw yung hinahanap namin. Matagal ng panahon. Anong nakasulat dyan sa libro? Sabi nila, may English sila na English din nila eh, pero nagkakaintindihan sila ni Pastor Davis. Sabi niya, may sakit ako eh. Hindi kami uwi hangga't di namin nalalaman ko ang nakasabit niya sa libro. Sabi, bakit? Sino ba kayo? Kami mga Indian. Yung aming chief, ang pangalan Chief Auca, AUCA. Namatay na, pero nung buhay pa siya, nung bago siyang maging chief, nanalangin siya ng maraming oras at sa kanyang pananalangin, siya ay parang bato, hindi na siya gumagalaw. Kahit nahihiga namin siya, parang bato yung binihiga namin, hindi mahiga. Hindi siya humihinga. At ang kanyang mata parang bubog na nakatingin sa langit. Hindi na siya humihinga. At binayaan lang namin, pagkailang oras, siya ay humihinga na ulit. At siya ay normal na tao na ulit. At kininto niya ang kanyang nakita nung siya ay nananalangin. Nakakita daw siya ng puting being. Siguro angel. Tinuruan siya dahil mabait ito si Chief Auca. Sabi ng angel, huwag kayong magpapatayan. Huwag kayong kakain ng baboy. Pag ikapitong araw, huwag kayong trabaho. Pagka sunset, meron si Jesus Christ. So, ano yung mga tinuro sa inyo? Tinuruan kami, Chief Auca. Huwag kayong tatay kung saan-saan. Gagawa kayo ng kubeta. Magdadamit kayo. Maggawa kayo ng bahay. Huwag kayong mag-aatake ng ibang tribo. Ganyan-ganyan. Tinuruan si Chief Auca ng mga magagandang turo, moral law, 10 commandments, alam nila. So, sabi ng angel na nakikita ni Chief Auca pag siya nananalangin, sabi niya, hindi ko itinuro lahat, pero may magtuturo pa sa inyo ng karagdagan. Ito ay puting tao na mayroong itim na aklat. Pag dumating sa inyo yung puting tao na may itim na aklat, sasabihin niya sa inyo yung ibang katuruan. Oh, page 216. So, Chief Auca. Nasaan na yung mga tutunan? Auca received many visions at saka tinuro sa kanya ng angel sa mga ibang tribe, hindi lang sa tribe niya, pati mga kapitbahay na tribe, tinuro niya. So, he went around various tribes teaching each what the heavenly messenger had told
him. They learned about the Sabbath. Tingnan niyo mga kapatid, ang angel Adventist. He learned about the Sabbath, about clean and unclean meats. Okay. About how to pray. Tinuruan sila ng angel mag-pray. About Satan. About second coming. Alam nila. Wala pang nakarating na Adventist dun. Alam nila na may second coming. And many other Bible teaching. Ito pang maganda. Angels taught Auka hymns. Oh, hymns. Hindi yung kalampagan na music ang tinuro ng angel kay Auka. Hymns. In multi-part harmony. Quartet. Yung hymn dun sa hymnal natin, itinuro ng angel dun. Sa bundok na hindi natin maabot-abot. So he could teach them to his people. Songs such as "Shall We Gather at the River." Alam nila, walang nagturo. Ang nagturo yung angel. Ha? Ibig sabihin yung hymnal natin, kinakanta rin yun ng angel. Tinuturo dun sa ibang tribes na hindi natin marating. There is not a friend like the lowly Jesus and others. He was told not to rule by force, not to kill, introducing Auka to a whole new way of life. So much transmission was taking place between heaven and earth that they made a special bed for Auka, and whenever he didn't know what to do, he would lay on the bed and he would pray. Hindi nila alam. He would ask the Great Spirit. So, anong nangyari? Nakita nila si Pastor Davis. At saka, naituro ni Pastor Davis yung lahat ng ibang mga doctrines natin. Ngayon, lahat ng mga tribes naging Adventist doon sa bundok. At doon na rin namatay si Pastor Davis sa kanyang mission work. Kaya mga kapatid, naiintindihan ko ang trabaho ng missionary. Ang mga parents ko, nag-missionary sila sa Africa. Pero risk talaga maging missionary. Minsan makabalik ka. Minsan hindi na. Pero ang gawain ay patuloy. Si Pastor Davis, hindi na nakabalik. Doon na siya namatay sa bundok. At nung pumunta yung ibang missionary natin doon sa mga tribe, sabi nila, hindi kami basta-basta Indians. Ang pangalan namin lahat, Davis Indians. In honor with Pastor Davis, na sinabi ng angel, a white man with a black book will come and will teach you the other things. Wow! So, ibig sabihin, kahit hindi talaga natin, we just do our best, yung hindi natin maabot, may mga angels na tutulong sa atin. Grabe! Ang ganda ng mga kwento. So, napakaraming kwento mga kaibigan, kaya lang ang panahon natin. Meron pang nangyari na ganyan sa current people ng Myanmar at saka sa iba-ibang lugar na ginagamit ng Diyos ang mga tao. Okay, so yan po ang mga nangyayari ngayong mga panahon. Kailangan natin ipanalangin ang outpouring of the Holy Spirit. Sabi ni Jesus Christ, I go unto my Father, I will send you a Comforter who will teach you all things, whatsoever things I have taught you. Yun. So, yung all things na yun, kasama din yung revelation, di ba? Kasi yung revelation, the revelation of Jesus Christ. Tinuro yun ni Jesus Christ kay John the Baptist through the Holy Spirit. Yung spirit of prophecy explains prophecy. Kaya mas madaling intindihin kung magbasa ka ng SOP kaysa diretso lang. Ewan ko, sa iba. Di ba? Mas madaling intindihin at saka mas safe yung interpretation. Pag ang interpretation natin sa Bible ay affirmed ng spirit of prophecy, nakaka-sure tayo na tama yung ating pagkaintindi. So, ibig sabihin din, yung spirit of prophecy ay galing din yan sa Holy Spirit. Galing din yan sa Diyos. Yan din yung sinasabi ni Jesus Christ, I will teach you all things. Kasama yan sa all things na tinuturo. Kaya, halimbawa, bakit hindi pa tinuro maging vegetarian noon? Kasi, hindi pa madumi ang mundo noon. Kaya sabi ni Jesus, I will teach you all things. So, nakikita ni Jesus na dudumi yung mundo, yung mga isda, lalangoy papunta dyan sa Japan, dyan sa may nuclear, at lalangoy pabalik hanggang lumangoy sa California, pag testing nila, merong traces ng nuclear radiation, yung tuna sa California. Kaya, 150 years ago, sinasabi sa Councils on Diet and Foods, huwag na tayong kakain ng isda. Dahil, sabi ng GMA 7, Inquirer7.net, the fish, Laguna Lake is not good, is not
helpful for, it's not safe for fish and humans. Oh. Kaya nakita na yan ni Ellen G. White noong unang panahon. Kaya binibigyan niya tayo ng mga babala. At kung tayo ay susunod, mas kunti ang problema. Katulad ng warning ng ating sir kanina, katulad din ng warning ni Ellen G. White, nung namatay si James White, saka lang nagseryoso si Ellen G. White sa health. At minsan, kung inaakala natin tayo may sakit, saka tayo nagsiseryoso. Yan po ay mga mensahe. Lahat galing sa Godhead. Galing sa God the Father. Teachings ni Ellen G. White, ni Jesus Christ, sent through the Holy Spirit, through the prophets. And one of them is the most recent prophets we all are confident of is Sister Ellen G. White. And ang mangyayari po sa last days, mas marami. Kailangan lang natin i-request ang Holy Spirit at tanggalin yung mga bagay na bumubugaw sa Holy Spirit. Meron dito sa aklat, mga bagay na nag-prevent ma-outpour ang Holy Spirit. May mga bagay din na nag-i-encourage, mabuhusan tayo sa Holy Spirit. Kaya lang, maraming nakasulat dito. So, pag nagawa natin yung mga yun, katulad ng mga disciples, they spend time studying the Word, in prayer, maramihan, sabay-sabay, and the outpouring of the Holy Spirit ang mangyayari pa sa huling panahon. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we thank you, Lord, for the stories, the testimonies from the Bible, from the Spirit of Prophecy, that you are doing many things today, Lord. Our Father, we ask, Lord, that you pour out your Holy Spirit upon each one of us in this church, Lord. Use us, Lord. Please clear all our lives of our thoughts, our feelings, of sins that prevent you from using us, Lord. Please change us, Lord. We cannot change ourselves. We are hard-headed. We are stubborn, Lord. We are weak, morally weak, Lord. But you are very strong. Nothing is impossible to you, Lord. We submit our lives to you, Lord, so that you can use us humbly in your service, Lord. We ask, Lord, that you give us wisdom and understanding spiritually. Use us in your glory, Lord, in your service, Lord, so we can bring more people, Lord, to the truth. Thank you for hearing us in our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.